Mariko'y lumipas ng kadiliman ng araw, dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Kung minsan pa'y hinahanap pa ang alaala ng iyong halik, inaamin ko na kay tagal pa bago malimutan ito. Kay hirap na paulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pa, harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, bago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa na akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa sana'y ako sa aking pag-iisa. Kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, bago man ang hugis ng puso mo. Handa na kong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy.
hatid sa inyo ng Cardinal Boy. Narito ang Planadong Buhay Podcast. This is your host, Chris Cervantes, your Applied Personal Finance Coach. Magbabahagi sa inyo ng mga pananaw, payong pang-pinansyal, pang-karir at pag-unlad upang ma-develop ang inyong potensyal, magtrabaho ng puno ng inspirasyon at mamuhay ng maunlad. Ito ang Planadong Buhay Podcast. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So thank you so much for tuning in. Ito na naman po muli tayo sa ating programang Planadong Buhay Podcast. So good evening everyone. So hello and welcome sa Planadong Buhay Podcast. Ito po ang inyong host, Chris Cervantes, founder ng Cardinal Buhay Financials. Ang programang ito ay naglalayo na matulungan po kayo sa pagpaplano sa anumang aspeto ng buhay. Sa pamamagitan ng mga talakayan na may kinalaman sa career, pag-unlad at financial na buhay. Para po sa mga di nakakakilala masyado sa akin, ako po ay isang former seafarer na naging kapitan po ng barko. Ngunit matapos po ng mahabang 17 years na pagbuno ko ng pagbabarko, eto na po. Ito po, full-time ko po itong ginagawa maging financial literacy advocate, no? Ako po ay isang applied personal finance coach na nagtuturo sa aking mga tinuturoan, mga kliyente, kung ano nga po ba ang dapat nilang gawin upang ma-achieve ang kanilang pangarap na may kinalaman sa pang-financial sa pamamagitan ng isang maayos at epektibong financial plan. Hopefully, through this program, you will be able to find some ideas and inspiration on how you can achieve your goals in life as well. So ayan, so kumusta po kayong lahat? Saan po ba kayo naroroon ngayon? Good evening everyone, good evening. So kung nasaan man lang po kayo, pwede po bang paki-comment man lang? So ayan, good evening Kenneth. And of course, good evening Teddy San Diego. Ayan, good evening. Maraming salamat, no? So welcome sa Planadong Buhay Podcast. So ayan, sana po pakishare nyo po ang ating broadcast and of course, sana pakilike nyo rin po ang ating broadcast. Kung natutuwa po kayo sa mga ginagawa ng Cardinal Boy, sana po samahan nyo po kami sa programang ito. Ayun, PJ, good evening. So maraming salamat sa pakikinig. So at ngayong gabi, no, very interesting po ang ating topic, Rise Above. Yan, pag-uusapan natin kung paano nga ba makikita ang silver lining o ang pag-asa sa kabila ng mga tumatama sa ating katulad nito, pandemya, no? At alamin din natin, paano nga po ba tayo makakabangon mula sa crisis na kinakaharap natin sa ngayon o anumang crisis na darating pa sa buhay natin? And I'm sure makaka-relate po kayo at maaaring marami kayong matututunan ngayong gabi, lalo na po sa ating guest for tonight. Ang guest po natin ngayong gabing ito ay isa pong life coach and motivational speaker who's expert in business consultancy. Kaya kung may mga katanungan po kayo, no, wag po kayong mag-atubili. Please paki-comment nyo lang po sa ating comment box, no, sa ating chat box. So kung meron po kayong gustong itanong sa ating panauhin ngayong gabi. So sige po, bago ko po ipakilala sa inyo at i-reveal sino po bang ating guest ngayon. So please watch this video. Don't you find life funny? A life you planned out started to crumble. You've been successful and then you find yourself hitting rock bottom. You've had great adventures but now feel stuck and lost. And now you question yourself, your capacity, your worth. There is only one question left unanswered. What now? There's a brokenness inside of you. There's a wound that still reminds you of the fear, shame, and rejection. You've seen it. You know it's time to get up, but your heart's paralyzed. You're so stuck. You're past the point of trying again. You're defeated. There's something inside you can't deny. You hear the call of your creator. I wanna restore your glory. So high.
till the night made you shine. Bring the world ready light. It is time for you to leave the pains of the past behind. It is time to give it all you've got and unleash the greatness within. The only thing that you need to remember is that ayan, o di ba ang ganda, nakakapangilabot? Grabe, grabe, no? So our guest for tonight is Raniel Mendoza. He is currently a business consultant, a workshop and training designer, and facilitator, no? And an executive coach. He specializes in supporting businesses in the healthcare and FMCG segment, especially in the Philippine context. So hindi ko na po ito patatagalin. So welcome natin ang ating guest for tonight. Of course, Coach Raniel Mendoza. Ayan. So hello, Coach Ran. Good evening, everyone. Ayan, yan. So medyo mahina, yan. Can I just okay. Yeah. Is this better? Right. Yes. Hi, good evening, everyone. Kumusta sa why watching the video? Alala ko nung pinaglalaan natin. So yun, kumusta ka Coach Ran ngayong pandemic? Okay naman. Ako, medyo alam mo naman. We're very close. So, pandemic, tinuruan ako nito na mag-adjust, diba? Kasi yung nabiblasan ang nangyari, diba? Yung dating business models natin, paano tayo kumita, dapat face-to-face before. Ngayon kailangan mag-isip ka ng paraan, the limitations ang sabihin ng para na rin sa kapanan natin, ba? So, marami ako natutunan about myself na-realize ko na may iba ko kayang gawin. And it was a blessing in disguise. Nice. Of course, hindi natin gusto nangyari, but overall, ang nakikita ko talagang may bagong nangyari kung paano ko nakita yung sarili ko because of the pandemic. Nice, very good, ang ganda, no? So sana lahat ng mga kababayan natin kasing positibo ng pananaw mo sa buhay, ano. But before that, no, bago tayo dumive diyan sa usapang 'yan, no. Kasi sa mga hindi po nakakaalam mo, no, nagkasama po kami ni Head Coach Ran. Head coach po namin sila siya sa coaching session na ginawa coaching journey na ginawa namin sa program sa LEAP, no. And ang pinili niyang maging tema ng coaching journey namin ay Rise Above. Eh nung panahon na yon, hindi pa ito pandemic. So even ako, sabi kong ganun, ano ba ibig sabihin ng Rise Above na ito, hanggang sa naintindihan ko nung nagco-coach na ako at eto nga, no, nung nangyari pa ito. So bakit mo ba pinili ang temang ano or theme na Rise Above? Ano bang ibig sabihin nito sa iyo? Nung nangyari itong pagdedesisyon ko na mag-head coach, diba? Kasi sa mga nakakaalam, sa mga nakakaalam nung tawag natin Leadership Excellence Achievement Program, merong tinatawag na head coach. Yung head coach, siya yung mag-inbita ng mga volunteer coaches. So hindi walang bayad, mga coach to. Akala ko mapapayaran mo ako nung head coach sa Ran eh. So malaking iway, diba? And yung pinagdadaanan si Nonoy is really para letting go kung ano yung paniniwala kong sino ako. No? Ano bang ibig sabihin? So parang dahil kasi nakatali ako sa corporate life eh. And I wanted to do something else which is in my heart, parang yung magpapasaya sa akin. So ang nangyari sa akin noon, nagsimula akong law school, starting my business, ang nararamdaman ko is kailangan kong mag-rise above sa takot, mag-rise above sa pagdududa, mag-rise above sa fear, no? Sa takot, ganyan.
kahit sa head coaching. Kasi nung head coaching, takot ako na baka yung magmagandang ang tuloy ng head coach. Pero dun sa mga naka-attend na ng LEAN or Leadership Extensive Program, alam natin kung paano nakakabago ng buhay sa mabuting paraan ng LEAN. Yes, o agree naman ako dyan. Kaya sabi ko parang, ang iniisip ko lang sa sarili ko noon eh, na parang baka mapahiya ako eh. So sabi ko, I need to rise above my ego. Yung nidudulugod, di ba? From the purpose, kaya rise above. Sabi niya na pala to, which is Dr. Strange, sabi niya, parang we cannot kill our demons. We only learn to rise above them. So araw-araw, it's a journey of rise above. The doubts, the fears, the ego, that's why I chose rise above. And tama naman yun, ano, kasi lahat naman tayo may mga pinagdaanan sa buhay at yung madidilim na nangyari sa buhay natin, hindi naman na kahit kailan pa mabubura yan. Nandyan na yan, no? Oh, kaya I agree dun sa sinabi ni Head Coach Ran na yun, ano. So now, but Head Coach, no, can you share with us your most difficult hardship na maaring pinagdaanan mo na you were able to, ano, to... Sige, pinagdaanan. So ito, sige. Baka mayayak ko. So, like many Filipinos being a third world country, pinanganak akong hindi mayaman. To say the least. So, may mga pagkakataon na yung nanay ko kasi ng OFW. Maraming nanonood sa ating mga OF. So, yung nanay ko, nag-abroad siya to become a singer. And, may iwan ako dito, and yung dad ko kasi, yung tatay ko noon, medyo nalulun sa masamang issue eh. Alcohol, sa drugs, ganyan. So lumaki akong medyo mag-isa, walang ulang, ganyan. So, may... Ang pinakatatandaan ko noon na moment na I feel really down na wala na akong pang-tuition fee. So, kailangan akong mag-apply. Ano ka nito? High school? College? Going to high school. Okay. No? Elementary pa? Mga 12-13. So, mag-isa akong nag-apply, naka-short sa Kasando, sa Quezon City Science High School. Wow. Kasi I wanted, gusto kong mag-aral ng mabuti. Pero alam kong hindi namin kaya sa private. So sabi ko at that time, gagawin ko whatever it takes to study ng maganda. So on my own, well, nakachinelas punta ako sa Quezon City Science High School nag-apply. Tapos, nung entrance exam, ganun din. Tapos, nakakaligid sa akin yung may mga batang kasama nila, magulang nila. Kaya, iyayakap ng magulang na kayo. Nalang lang ako mag-isa. Walang yumayakap sa'yo. Oo. Sana lang muna ako ng Lord. Ganun tipo, no? So, sabi mo nga, diba? Hindi na mabubura yung nakaraan. So, while yung memory na nandun, we need again, no, to rise above the pinagdaanan natin. So, kasi like you, no, ako nakita ko naman kung paano ka talaga naging very successful in life, na baon-baon ito. Paano mo ito ginawang maging ano, parang tungtungan? No? Kasi karamihan sa mga kababayan natin na katulad mo, katulad ko, na may mga kakaibang pinagdaanan sa buhay, but unfortunately for them, parang, alam mo yon, parang nawala sila sa mundong ito na hindi nagbago ang buhay nila. Ikaw, anong naging conversation mo nun sa sarili mo para mabago lahat ito at ngayon, nandiyan ka na ngayon bilang Raniel Mendoza? So, ang nangyari sa akin, I think, simula. At aming nakuha, hindi maganda yung hugot ko nung simula. Kasi, When tinatry kong maging successful, nanggagaling ako sa galit eh. Gusto kong patunayan sa sarili ko dun sa mga tao nagsabi na walang puntahan yung pamilya namin kasi adik naman tatay mo, di ba? Parang ganyan. So parang sabi ko sa sarili ko, parang darating ang araw, I will prove you wrong. Parang ganyan. Yung galit and then the revenge, parang ganyan, no?
But later on, I realized na nakakapagod siya. And then I saw my mom, no? Kasi si mama talaga, nangangasa siya bata pa siya. So, she didn't finish college, nagtrabaho siya para sa amin. So ang pangako sa akin noon, parang whatever happens, bibigyan ko ng magandang buhay. Ang pamilya ko, ang nanay ko, ang kapatid ko. At hindi nila napagdadaanan yung pinagdadaanan namin dati. Nice. Ang isip ko kasi noon, parang mamamatay naman tayo, di ba? I mean, at all, mamamatay naman tayo. So parang isip ko noon, whatever it takes na lang. To see kung hanggang saan ako pwede pumunta. So ikaw talaga, parang nagdesisyon ka talaga na gusto mong baguhin talaga ang buhay. Oo, hindi ko rin alam kung saan galing. Pero bata pa lang ako, meron na akong notebook na ito yung gusto mangyari. Wow. So parang planadong buhay. Although, alam mo yun, parang gusto kong ganito, mag-lawyer, mag-ganyan. Although hindi naman nangyari yun in chronological order na gusto kong mag-ganan. But noong back, nangyari naman siya. So parang, may vision ako on what I want to create sa buhay ko. Parang ganyan. Coach Rana, no? Kasi ako napapansin ko ito. Even ako pinagdaanan ko to. I don't know with you, no? Pero yung, alam mo yung parang paggaling ka sa hirap, tapos ngayon eto, kumita ka ng pera, alam mo yung parang nalulunod ka. Then all of a sudden, after a year, sasabihin mo, sana ba yung kinita ko? Nangyari ba yun sa'yo? So may time na expatriate ako sa Singapore. Nag-work ka sa Singapore. So nasa pondo ako ganyan. So ang sabi, may attend na akong seminar doon. Kay Harv Eker, Millionaire Mindset. Pero ang kinuha ko yung free. So ganyan, no? Bago kasi nangyari yun, kumikita ako kasi ganyan. Pero parang lagi sumasakto siya sa expense. Kung ano yung kinita ko, parang sumasakto siya. Parang walang sobra palagi. Parang sumasobra, nagsimula na naman ako na rank 5 na parang 19,000 na sweldo. Tapos tumaas na yung mas nagsigidid, parang sakto pa din, lumalaki yung sweldo pero sakto pa rin. Parang walang nagbago, parang ganyan. So na-realize ko noon, going to the seminars, may nakita akong bag. May nakita akong bag na kung i-convert mo sa pesos, parang mga 35,000 siya. Pero ang ganda ng bag. So alam mo, para pagkita lang sa bag na yun, parang tumalun yung suso sa tuwa. Pero at the same time, ilang kabanggas na yan. So parang nagtaas, nagko-convert ka ng new exchange rate. So parang kapatid ko, parang hindi ko tigas niyan. So parang hindi ko talaga siya dinig-dalit. So pumunta na ako sa workshop. Ang natutunan ko sa workshop is in my life, dahil buhay na ako na sobrang nipis ng financial mindset, na naniniwala na hindi tumutubo ang pera sa puno, sa pululutin. Dapat paghirapan ito. Exactly, ang kamay ng Diyos ko kukunin yan, di ba? Pero ang sabi doon is, you should be comfortable with money. Kasi ang nangyari sa akin, kaya siya sumasapat, lang kalaki-laki sweldo ko, meron pala akong subconscious fear of money. Kasi for me, money is hard. May takot ka sa pera. Oo, so parang pag may pera, kailangan siyang gastusin. Kasi ako sanay na may sobra growing up. Ang paniniwala ko noon, parang dapat ang buhay para mahalin ka ng Diyos, dapat pinaghirapan yan. Dapat nagdudusa ka. Oo, nakakaipay sa sarili mo, mga story mo, parang ganyan. So parang subconsciously, parang may sobra. Ang nakikita ko, observe ko, may pinagagastusan na kung tinanong mo, hindi naman kailangan paggastusan.
Nag-gets mo ba? So parang may subconscious fear of need na parang may sobra, kailangan niyang tanggalin kasi hindi ako sanay sa ganyan. So ito yung tinatawag nating financial thermostat natin, no? Na hanggang dito lang ako. Exactly. Na ano man ang susobra dyan, itatapon ko. Correct. Kasi hindi ako sanay sa ganyan eh. Nung sa may financial thermostat, ganyan yung nangyari sa bag. Kasi ang sabi naman dun sa pinuntahan ko na parang dahil hindi ka comfortable dun sa bag na yun, kahit lakas siya, and I know, sabi natin, diba, we need to be wise with our money. But kung hindi ka sanay sa karamihan, hindi siya mangyayari sa'yo kasi you're not comfortable with it. Precisely. So yun ang naging journey ko. So parang, kasi for the longest time, madama ko sa sarili ko. Lahat palabas eh. So hindi balance eh. So parang in your life, no, growing up, parang na-experience mo lang na parang sanay ka lang na maging parang tumutulong lang palagi. Hindi ka komportableng may mag-aassista sa iyo, may magbibigay sa iyo. hindi ako sanay na ako yung laging bibili para sa pamilya ko. And wala for myself, no. So parang nangyari nililimitahan ko din yung potential ko. Kasi hindi ako komportable sa karamihan. So ang ginawa ko noon after nung workshop na yun, binili ko yung bag, pero pawis na ko nung binili ko siya. Parang hindi ako komportable. Parang ganyan. So parang I need to have a healthy relationship with money coming from responsibility. And also abundance mindset para balance ng buwa. Kasi ang kasi 'di ba ako nagtuturo ako ng financial planning, paano makakatipid. But sa kabilang banda nito, lagi ko rin tinuturo sa mga kliyente ko. Sabi ko ganoon, ano mo ba yung perang yan inipon mo? Sabi ko ganoon, nagpapakarami ka lang ba ng pera para iwanan lang yan? So dapat alam din natin kung paano ito waldasin at paano ito gamitin. No? Kasi parang katulad ni Coach Rana, no? Kung hindi kayo komportableng gastosan ito, believe me, no, kahit milyonaryo ko na kayo, kayo pa rin yung tipo ng taong sasakay pa rin sa economy class, though kaya mo namang magbayad ng business class, dahil nanggagaling ka pa rin doon sa poverty mindset. Tama ba, yes, Coach Ran? Agree. So parang sa akin ha, hindi ko naman pinupush ang paniniwala ko sa ibang tao. Parang ang sasabi mo sa Panginoon, parang hindi ako ready dyan sa ganyang karangya. So bakit ibigay, di ba? Precisely. Parang sa akin ang ginagawa ko nalang is chine-check ko kung ano yung pinanggagalingan ko, kung bakit gusto ko yung bagay. So for example, gusto ko itong bag na ito simply because gusto ko siya, it makes me happy, I feel successful pag meron ako ng ganyan bagay, ba? Pero kung gusto ko itong bagay na ito dahil lang nahihita ko sa ibang tao, alam mo yung dapat. So siya binabalance. Oh, very good. For that reason, no, marami tayong mga kababayan, mga OFW, salimbawa lalabas na, to be exact, no, mga seafarers, bababa ng barko, mamamasyal, tapos syempre makakita ng mga bagay doon, bibili, or gagas doon, kakain sa mamahaling restaurants. Then pagdating sa barko, alam mo kung anong unang gagawin, kukuha ng calculator, halimbawa 500 yung ginastos, 500 times 49, nagko-compute agad. Talaga? So parang, teka muna, di ba ang purpose nun is mag-enjoy ka. So, bakit ngayon nanggagaling ka sa guilt? Di ba? So, ikaw, paano mo ito na nalampasan, Coach Ran? Steps. Kasi very important talaga sa akin yung milestone na nabili yung bag. Kasi, parang it is a breakthrough na at that time, ito yung pinakamalaking purchase ko. Parang ganyan. Tapos, pagbalik sa Pilipinas, nagkaroon ako ng courage to buy my car, to buy a house, for my family, pinag-aaral pa kapatid ko. And dahil lang to sa simpleng bag, ha? Oo, so parang nung kinamatay, na-realize ko. Hindi naman kami nasadlak sa lupa. Alam mo, parang hindi mo na-realize yung wala namang masamang mangyayari.
Unless ginawa mo siya. So yun yung natatang break. Mukhang simple sa iba, especially sa mga pinanganak na mayaman. Pero sa mga taong lumaki na parang sapat lang talaga, iba kasi yung feeling eh. Kinakabahan. And when you do it, pag ginawa mo na yun, break through siya. Yun yung parang, ito pala yung experience. Okay lang naman pala. Nakaya ko naman pala. And nagbibigay sa akin ng courage to do the next thing. Bumili ng kotse, tapos bumili ng bahay, parang ganyan. Oh, di ba? Dahil lang sa simpleng bag nakabili ng kotse. And of course, no, dahil ito sa mga paniniwala natin na nakuha natin sa pag maliit pa tayo, no? And just imagine kung gaano kaimportanteng breakthrough yung kay Coach Rana, no? And sa coaching session na mga ginagawa mo, Coach, no? Of course, no, lahat ng ito na as a coach na intindihan mo, as a coach, no, na intindihan mo na nanggagaling lahat ito sa mga belief system. So, ano ba yung mga nagiging maling paniniwala ng isang tao na maaring nakakahadlang sa pag-asensyo niya sa buhay, hindi lang financially? Okay. Sa ako, personal experience ko, may subconscious belief ako na masama ang pera. Oh. Diba? So parang, pag mayaman ka, may subconscious, for some people, sa ibang tao, makasasari ka, makamundo ka, na materialistic kang tao. So, may anong ganun connotation. Paano ko na-discover na may ganun subconscious belief before? Nagbabasa ako ng libro. No? And then may nakalagay din na parang gusto na pang-umuman na yung mamaman ka. Immediately sumakit yung ulo ko na parang, So alam ko na medyo kasi kumunod ko. So parang kasi that's a sign na may nag-react body mo. So kumunod yung ulo ko parang okay. Meron akong limiting around this. So I talk to myself. Do I really believe na gusto ko ng Panginoon na yumaman? I realized meron akong subconscious belief na gusto ng Panginoon maghirap tayo para sa Kanya, na ang buhay na kailangan magdusa ka rin, kung paano siya nagdusa. Dapat hindi ka napapaligid na kasi yan, pag-excel siya. Makakalimutan mo ang Diyos pag yumaman ka. Yan. So, hindi siya nakakatulong kasi I have an unhealthy relationship with money kasi na-connect ko ang money sa pagiging makakadyos, pagiging materialistic, pagiging makasalanan in general. Oo, ganyan. Yun yung belief na nagpipigil sa akin. So, but other than that, ano pa yung mga belief system na mga maaring nakakahadlang sa ibang tao kaya? So, isa pa sa akin, I can only share one na nangyari ko na ang mundo pag kumuha ako may mawawalan. Oh, parang yun yung scarcity mindset. Na ang resources very limited lang. Very limited. Pag may kumuha ako, may mawawalan. May magsasuffer because of that. May magsasuffer because of me. Parang ganyan. So that's a limiting belief. Kasi what others say, what God, no? Yung sinasabi niya sa atin is, He really wants the best for us. Parang God wants us to really enjoy and live life comfortably. Lumaki ako, ang basic na belief system ko about money is, parang hindi madali ang pera. So parang dapat pinaghihirapan yan, hindi mo alam saan kunin yan. So parang tipid ka talaga. So parang connect ko siya dahil iniisip mo na limited lang ang pera. Pigil na pigil ka sa kanya, ang higit ng hawak mo. Hindi mo bibigyan yung gusto mo. Sinasabi mo sa universe, parang hindi ako ready sa ganyan kasi konti lang ang pera. Parang ganyan. So perpetuate siya. And tama, no? And naalala ko lang yung sinabi mo kanina, no?
Yung parang pag, lalo na pag may mga tao kasing kilala tayo na parang galit sa mayayaman, galit sa mga yumaman. Exactly. Eh paano kaya yaman kung ikaw mismo galit sa pagyaman? Exactly. So ito magiging contentious to coach this. Baka may magbangbang sa atin. May magbangbang tao galit sa binaryo. Saying na parang dapat tumulong kayo sa mahirap. Ganyan, diba? Oo oh, naman, dapat naman talaga tumulong. Pero yung billionaire itself is not a sin. Precisely. Kasi, and hindi nangangahulugan, mahirap ka, banal ka. Oo, exactly. Diba? Ang sasara nga sa pinuntahan kong workshop, diba? Parang money only makes you more of who you are. Tama. So kung mabuti kang tao, money will just make you more mabuti, more generous. Mm-hmm. If you are, kung mapagbigay kang tao, money will only make you more mapagbigay kasi may ibibigay kay. Tapos nirealize ko, ang pagiging mahirap, hindi nakakatulong sa kapwa ko eh. Kasi paano ka tutulong? Wala kang pera. Diba? Diba? So parang nirealize ko na parang hindi nakakabanal ang pagiging mahirap kasi hindi nakakatulong. Sabi ko nga minsan sa mga tao eh, alam nyo kung hindi man kayo nationalistang tao, hindi kayo nationalistic, it's a patriotic duty na yumaman kasi at least kabawasan ka na sa tatrabahuin ng gobyerno. Kabawasan ka na sa poproblemahin ng gobyerno. Kung hindi ka man ganun ka nationalistic, at least magpayamang ka man lang, malaking tulong na yun sa gobyerno na nabawasan sila ng isang sakit ng ulo. Exactly. Yan. So, ang ganda ng discussion natin. Ano? So, baka mayroon po kayong mga katanungan na pwedeng sagutin ang ating panauhin. Samantalahin nyo na po pag samantalahan nyo po si Coach Ran. So yan. So thank you so much Patrick. Ayan, thank you so much. Positive ito, panonoodin ito kahit konti lang manood. Wow. So sana maraming manood para mas maraming makinabang. Ayan. So now of course no, nandiyan ka na ngayon sa posisyon na yan na pagiging coach, Coach Ran, what motivates you to become a life coach? Kasi alam mo naman yung pinagdadaanan ng mga tao, diba? Ang focus ko kasi ngayon is parang to educate kasi I'm managing a learning institution nag-login no. Virtual okay lang. So currently I'm the president of Teaching Ridge College na nagbibigay ng professional development courses sa pang-professional. So we're accredited by the United continuing professional development council and Philippine Regulation Commission. So pwede bang mag-enroll dyan ang mga individual na mga tao? Oo naman. Yes. So pwede sila mag-enroll. Hindi ito kailangan corporate, ha? Hindi. So we have public programs na may CCPD points. Sa mga doctor, accountant, engineers, alam niya yung CCPD points para mag-renew yung license sa PRC. So ang going back to the question, life coach, hindi mo naman kasi talaga binibigay yung paano i-live ng ibang tao yung buhay. Hindi yun yung life coach eh. Life coach is challenging, sina-challenge mo yung mga limiting beliefs ng ibang tao about themselves and about the world. I'm not saying na masyado na ako maraming nagdaanan, but I think ang nabibigay ko sa table is napagdaanan ko yan. Alam ko yung pinagdadaanan ko. Hindi ka pa nakapag-rise above dyan. I kinda know kung ano yung limiting thoughts mo. And meron lang talagang desire na let's break free from that. Let's rise above that. Kasi kailangan ka ng mundo eh. The only way that you can help other people is when you help other people, diba? or become successful yourself. Parang doon siya pinanggagalingan. Yeah, yun ang hugot natin dyan. So parang sa'yo, mas marami kang, kumbaga mas magiging kapakipakinabang lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay, hindi lang para sa sa'yo, kundi magiging sa ibang tao. Sa ibang tao. Very good. Sa ngayon kasi syempre medyo kakaiba ang nangyayari sa paligid natin ngayon, sa mundo natin ngayon.
Anong pwede mong maibigay na technique, strategies, or advice sa mga taong medyo sobrang down, sobrang challenge sa mga panahong ito ngayon? Okay. So in terms of advice, as life coach, ang tinuturo ko, some of the guides that we give, may tatlong pwede kasing gawin. So, yung first, Hindi lahat pwede mong gawin, ito lang yung sinasuggest ko. So yung isa is use your cognitive flexibility. So ano yung sabi ng cognitive flexibility? Tingnan natin yung challenges as learning opportunities. Mm-hmm. Kunyari, ako, ginagamit ko yung cognitive flexibility to adapt. Kung ngayon may challenges na nangyayari sa akin, I ask myself, ano na yung napagdaanan ko dati na medyo similar? At ano yung natutunan ko dati that I can apply here? That's the first question. The second question is, ano kaya ang maituturo ng challenge na ito sa akin that will help me become the person that I want to be? So parang sa'yo, number one is i-mirror mo muna sa nagdaan. Yes, kumukot ko ng lesson doon para solusyon na yung nangyayari yun. Then saka mo ipoproject. Correct, project mo parang paano naman ito matutulungan ako. Mm-hmm. To become the person, to develop me as a person who I want to be. Mm-hmm. So parang nakita mo na nasa threat yung challenge but an opportunity for growth. Kasi ang tingin nito, this opportunity or this challenge is teaching me something. Okay, so yan ako, yan primary ano. Kasi kunyari sa work, kung employee ka, mayroon kang boss na medyo nasa stress ka. Ang sasabihin ko dati noon, gusto ko maging negosyante sa Sambi, for sure, marami akong magliliyan na mas mahirap pa dito. So dapat matutunan ko na dito how to handle these people. So nag-notes na ako para sa pandemic, di ba? Baka dumatumato ako paano mag-businessman or paano talaga ayusin ang buhay ko financially. You look at this as a learning opportunity. So ako nakita ko kung gaano kakabisi nung pandemic, no? Hindi kaysa magalit ka ng magalit, pero ikaw iba yung ginawa mo eh. Ginawa mo expression ito para anuman ang ayaw kong nangyari, kailangan may gawin ako. So nakita ko yung mga fundraising drives na ginagawa mo. So anong pinanghuhugutan mo doon? So kasi for me, parang kung nangyari na, wala na tayong magagawa. Tama. And I'm not saying na wala magagawa, tingnan ko na nag-fit na tayo, diba? I'm saying is, nangyari na yan, ano nang gagawin mo? Some people ask the question, why do bad things happen to good people? But other people are asking, when bad things happen, what do good people do? And I think we should ask the second question, kasi change always happens, no matter kung gusto natin o hindi. Ano kaya, kayaman, hirap, taba, kayat, kaitim, kapute. Change challenges mangyayari sa yan. At saka isang araw, babalikan natin lahat itong mga pangyayaring to, di ba? Na okay na uli lang lahat. Tatanungin mong sarili mo, ano bang na-contribute ko sa pangyayaring yun na maging, na umayos siya, di ba? Exactly. And I think yung lesson ng pandemic right now, na parang lahat tayo connected, and nobody is an island, lahat tayo affected with everyone. Mm-hmm. Nice. Ang ganda, no? So, sa ngayon, dahil, of course, nagbagong landscape, nagbago ang sitwasyon sa mundo. For you, Coach Ran, ano kaya yung mga nakikita mong na-envision mong after this pandemic, ano yung mga pagbabagong ini-expect mong mangyayari? Ako, sa tingin ko, in terms of work, marami dyan talaga, natin narinig na agile working, di ba?
So, magbabago talaga ang working for the professionals. Paano tayo mag-adjust na agile working na wala nang some people really work from home. On a personal level, I think people will be more grateful or mas matuwa sila sa mga simpleng bagay na nangyayari. Kasi itong pandemic, ako on a personal level again, Coach Chris, parang na-realize ko na parang daming magagandang bagay na hindi ko pinapasalamatan. Mas na-appreciate mo ngayon. May mga nangyayari sa akin. Oo, na parang Parang dati hindi ko naman pinapansin, tapos ngayon hindi ko na naranasan. Parang ang ganda pala noon, di ba? Yung nakakalabas ka lang, nasama mo yung kaibigan mo, kaipwento sa isang simpintuan lang. Parang mga ganyan. So ngayon, parang kung kailan na wala siya, yung opportunity yun, parang namimiss mo siya ngayon, ano? Sabi nga, you will never miss the water until it's gone. Yes, okay. So 'yun, kasi alimbawa ano, isa akong ano lalo na yung mga magsisipag-graduate ngayong ano no, panahon ng pandemic. Ano kaya yung ini-expect nilang pwedeng shift na mangyari because of this, na paano sila mag-a-adjust sa new normal na ito? Kasi parang ito na yung new normal natin. Ikaw, sa tingin mo as a business ano consultant, Sa akin kasi iba yung dynamics ng work, diba? Nag-iba yung kalakaran ng employment. Nagkaroon na din ng yung mga existing na businesses na downsize. So umamin tayo, tumaas talaga yung possibility na maging employees. Kasi may mga businesses talaga nagsara, diba? But nakita rin natin sa pandemic, There are businesses that started. So ano yung sinasabi natin sa mga bagong graduates, maybe kailangan nyo na yung skills nyo na pwede magmama sa new normal. Yung kayahan na mag-connect virtually, you can even start your own business to provide employment opportunities. It will require yung creativity to rise above the limitations because lahat tayo biglang in one year, nagbago ang landscape. But for some people, nakita nila to as opportunity to start something new. Nagkaroon ng maraming virtual programs, delivery companies, nagkaroon ng mga e-commerce, mga dating bumibili sa malls, bumibili ngayon sa mga small business people na nagbebenta online. Kasi dati, parang pinatay ng mga mall owners ang maliliit na negosyante. Oo. Ngayon, parang correct. Bumalik uli tayo doon, ano? Dahil medyo limited at all. Diba? Parang ganyan. So parang ang advice sa bagong graduates is hindi naman sa dinisheartenin natin is yung akala nyong konteksto ng hanap buhay sa current, baka bago na, but look at it as an opportunity to start something new. Kasi ngayon, dahil nagka-pandemic, parang nagkaroon ng equal playing field. Kasi yung mga dati malalaking business, hindi natin pinagdadasal na bumagsak sila. That's what I'm saying is, nagkaroon ng opportunity for other services to come up because of the pandemic. At baka doon ka pwede mag-contribute. So at the end of the day, ang usapan pa rin dito, ano yung pwede mong dalhin sa marketplace? Diba? Given na ito na yung situation na... Yes. So, yan ano? Ang nakakaano kasi dyan, kasi syempre, dahil syempre, hindi nga tayo sanay sa ganitong sitwasyon, maraming natatakot. Syempre, anumang parang unknown sa atin, parang nakakatakot yan, ano? But for you, no, how do you stay motivated despite the challenges that we're facing? So motivation. Kasi ako, on a practical side, every morning, I look at my purpose.
So parang meron akong vision board kasi eh. Okay. And nandun yung purpose ko, nandun yung feeling ko na this is what I need to contribute the world, this is what I want to create in my life. Mm-hmm. Ano yung mga gusto kong makuha, ma-experience, maibahagi, before akong magbabay sa world. Parang ganyan ba? Mm-hmm. So every morning, I jog, no? If my schedule permits, nagja-jog ako, listen to inspiring audiobooks, mm-hmm. and then look at my vision board. Mm-hmm. Kasi that grounds me na parang may problema talaga, may challenges, pero it's you choosing your purpose and your passion over the problem and remind yourself that every day. Mm-hmm. Every day mo siyang gagawin. Kasi parang gutom yan, di ba? Kakain ka, magugutom ka ulit. Parang ganyan yan. So, nawawala din siya no, kung hindi mo siya nire-remind ng sarili mo. Oo. Oo. Kung hindi mo siya isusustain. Okay, very good, no? Of course, no, sa mga ganitong pagkakataon, may mga taong ang nakikita nila palagi is panganib, no, yung negativity. Ikaw paano mo nagagawa na despite na ito na yung pangyayari? Paano ka nakakita ng opportunity sa gitna ng mga ito? Kasi parang marami tayong mga kababayan ngayon na hirap na eh. Yes. Exactly. Ang nangyayari sa akin to look at positive, at hintayin ng toxic positivity. For me kasi, nung pandemic, naniniwala ako na choice na natin kung paano tayo magre-respond. Oh. And bilang head coach ng Rise Above Team, parang sasabi ko, this is the moment to really embrace the lesson of what is to rise above. Kung paano mo ipapakita yung faith mo, yung trust mo. So I really look at the opportunity or the challenge as an opportunity to rise above. To be a lesson to other people on how is to rise above. Yun lang yung paniniwala ko every day na parang I don't want my story. Ayaw kong maging story ng na hindi nakaka-motivate ng ibang tao. My life will be a story that will inspire other people that it is possible to rise above despite whatever challenging circumstance. Wow. Parang legacy ba? Oo, ang ganda. Kasi lalo na ngayon, ano, parang sa panahong ito, parang ang daming nawala, ang daming nawalan. At doon natin nakita kung gaano kaikli ang buhay. At doon makikita kung gaano kahalaga na nabubuhay ka para sa gusto mo talaga yung sa sinasabi ng puso mo, given na ganito lang pala karupok ang buhay. Ano? Ikli. Hindi mo masasabi kasi, diba? Oo. So, yun. Coach Ren, ano, baka may gusto kang i-promote, i-plug, or ano, para malaman naman ng mga tagapakinig natin paano ka ba nila masusundan at paano nila ma-avail ang iyong expertise. Ayan. Yan. So, sa August po, ipapalabas sa sinihan ang pelikula natin. Joke lang. So, for those buti nga tinamaan ako ng camera dun eh. Get it. may part. Sa business people want to learn, no? How to professionalize their business kasi yun naman yung background ko. And also in Greek life coaching, balance their lives. I can be a life coach. Also for Beach and Beach College, sa mga professionals natin na kailangan ng CDD points to renew their license, they can just add me sa Facebook and ask me on how they can get those trainings. We also do business consulting. So for example, during the pandemic, ang mga kliyente ko dyan, mga pharmaceutical companies, how do they adapt now? Kasi healthcare talaga yung background ko. So I've done projects with multinational pharmaceutical companies. So kung if you want to also consult regarding your business,
We can also do that for you. We have a lot of business consultants that can help you manage through the pandemic. Yan. So yan, thank you so much Coach Ran. Ano. So yon. Anong final words mo para or thesis or advice para sa mga taong parang gusto nang sumuko sa panahong ito. So ako ang na-realize ko dyan. At the end of the day, akala ko kasi I can get by the pandemic. Believing I'm great, no? Paniniwala ko na magaling ako eh. Hindi siya nakatulong. Ang nakatulong sa akin is yung paniniwala lang. Whatever happens, I know I can be kind to myself. Wow. Ang takot na nangyari, nagkaroon ka ng nakakahiyang failure, nagkaroon ka ng mistake, no? May shame ka or guilt about it. Yung paniniwala na at the end of the day, kahit ng judgment ng ibang tao, ikaw as a person, alam mo, mamahalin mo pa rin sarili mo. That's why wala kang takot. Kung mag-fail ako, at the end of the day, I know I will be kind to myself. So I guess the last message that I have for people is, whatever happens, choose to be kind to yourself. It will be your key to greatness. Nice. Ganda, no? Kasi tama naman, ano? Minsan, nandyan lahat ng suporta, nandyan lahat ng pagmamahal. Kaya lang hindi mo maintindihan tong suportang ito at pagmamahal kung ikaw mismo ayaw mong mahalin ang sarili mo. So, kaya self-love is not selfish, no? So, yan. So, maraming salamat, Coach Ran, ano, sa lahat ng mga wisdom and learnings na nakuha namin sa iyo ngayong gabi, no? So, thank you so much, no? So, sa mga... So, salamat Coach Ran, ano. Sa mga kasama natin, mga kababayan na natin na tuning in sa saan mang sulok ng mundo ngayon. So, I hope may natutunan po kayo sa kwentuhan namin ngayong gabi ni Coach Ran, ano. And of course, no, please don't forget to share this broadcast, ano, and kung nagustuhan nyo po ito, please paki-like nyo naman po ang ating page, no, and of course, no, pwede nyo rin po itong mapakinggan sa YouTube, no, so please subscribe to my YouTube channel, and para nang sa ganun, masundan nyo po yung mga iba pa pong lessons na mga sinishare ko doon. Okay, so ayan, so in that note, no, ito po ang inyong Planadong Buhay podcast. So maraming salamat po, no. So and if you want to listen again to this, no, pwede nyo itong balikan sa YouTube. Just visit my channel through the link in the description. Makikita nyo po yan sa description box, no. And then the audio recording of this live podcast will also be posted on Spotify and Apple Music. So just search Planadong Buhay Podcast by Chris Cervantes. So yan, so maraming salamat, of course, maraming salamat sa lahat ng natutunan natin kay Coach Ran, ano. So isa po siya sa malapit sa puso ko. Sa mga panahon na talagang chinalenge ako ng mundong ito, sila yung mga taong nakasama ko, tumulong talaga, no, nasa likod ko, umalalay sa akin, at doon ko naramdaman ang pagmamahal ng community na kung saan nagkasama kami ni Coach Ran. And I hope, no, pag nagbukas na po sana uli ang programang ito, please don't miss this program. Ang ganda. So yan, kung sa tingin nyo po nakatulong kami sa inyo, please don't hesitate to message us, and we're willing to sit down with you and help you upang magkaroon ng isang planadong buhay. Hanggang sa muli po, ako po si Chris Cervantes, nagpapaalalang maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. So magkita-kita po tayo sa susunod na episode. So paalam po. Bye-bye. God bless us all. Stay safe. Ayan.